Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. How are we today, Attorney Ahmed? Babagal ba internet mo? Winner! Okay, so, kumusta yung kaibigan natin na naghihirap, Attorney Ahmed, sa SONA preparations? Anong oras daw ba ito? Tsaka ilang oras na ba silang walang tulog, kakahintay at kakaprepara dyan sa ating mga nitty-gritty details ng preparasyon? Nakahang ba si Attorney Ahmed doon? Nakahang kami lahat. Am I still on air in Tambayan? Oh, what is going on? Transfer to Tambayan, ha, please, kasi baka tayo na ano. Alright, Attorney. Tawa ko, pero hindi yung gumagalaw yung aking video. What is going on? Post disabled, okay. Nako, please. Okay, unmute na ako. Okay, Kim. So, yung mga kaibigan natin ay siyempre, nandoon yung ating mga staff ni Attorney Trixie. Lahat ay naririnig natin, nagkukumahog ng mga last minute preparations at yun yung mga ano diyan, mga madugo diyan sa mga tao na sa likod ng mga mahalagang players sa SONA. Of course, yung presidente yung highlight. But before the president, there is the formal opening of Congress, the formal opening of Senate, and they will jointly open the session. Tama ba ako, Attorney Ahmed? That's a procedure? Oh, okay. Mag-open sila ng session and then they will resolve that sama sila at makinig sila sa SONA ng presidente. Magandang umaga po sa inyo lahat. May problema tayo sa connection ngayon. Opo. The bandwidth that is being consumed doon sa batasan na yun. Correct. Sinubukan ko lang napatayin yung video ko kasi malabo ang nakikita ko sa sarili ko dito. So baka lang. Para ma-reboot, no? Tsaka gumanda. Nawala ka na sa video, Uncle JP. Ikaw rin, nag-freeze ka rin. Pero yung audio daw natin, sabi ni Kuya Winner, oh yeah, okay daw. Okay. Oh, so, okay. Yan natin yung video na nag-freeze. Kung sakaling magkagulo-gulo, ay at least meron tayong audio. Okay. Tuloy lang. Oh yeah. Okay, so Sona ang ating pinag-usapan, no? Maganda kasi kapag merong mga events na ganito, Attorney Ahmed. And today is a holiday, no? Ang dami mong mga ano . Dahil holiday ngayon, yung ating mga tao ay nakafocus sa tawag nito doon sa Kongreso. Wala silang issue, tama? Limot yung sa Ateneo, limot yung lahat ng mangyayari sa buong mundo, kundi doon lang. Naalala ko yung utang ko, pero yes, sige, sabihin natin, kalimutan ko muna. Speaking of utang, wala natang maniningil ngayon, ano? Kasi holiday eh. Yung NPIR ba, maniningil kaya ngayon? Yun na nga eh, kasi nung linggo, I was quite surprised when I found after our live kagabi na, okay, yung aking susundan na resolution na ginawa ng Court of Tax Appeals. Yung mga kaibigan natin doon, mga magagaling ng mga justices doon. Parang nga, yung isa kasing decision, parang nga banas. This was June, no? Isipin mo, nag-decide sila noong 2020 na pagbayarin itong Lopez Holdings ng 1.2 billion. Babalik sa kanila yung BIR na meron na silang compromise on that same year, nagpapa-approve na i-settle na lang nila for 100
35 million. Ayun siya. Ah, kung ikaw attorney, yung Court of Tax Appeals, no? Pagkakala mo yung libu-libong pahin ng mga, ano, mga dokumentong sinabit sa'yo, nag-resolve ka noong 2019 na pagbayarin ng 1.2 billion, nag-motion for reconsideration noong 2020, March, eh, ni-resolve mo na 1.2 billion. And then, by come August, you receive an agreement that you're settling it for what? 135. Magic. Ha? Magic. Ibig sabihin, bago nangyari yung kaso, yung resolution ng tax appeals, ay nangyari na yung kanilang agreement. No. Nagkaroon ng resolution. Nag-MRI First Aray! Philippine Hotel. Okay. Ha? Nagkaroon ng resolution noong 2019. Okay. Nag-MR. Pagkatapos noong 2020, ni-resolve yung MR. Na pagkabayarin nga ng 1.2 billion. Come August, come October, they come back to court and settling the amount for 135 billion. Sabi ng BIR and ng First Philippine Holdings. And obviously, apparently, yung ating COA commissioner na Solicitor General is aware of all of these things. Kasi nandoon siya sa records ng case. Okay. Yung mga inaasahan ng mga ano na mga tao diyan na kakampi. Right? Ayun. Am I still live here? Ended na. Ayan, so yeah, umagalaw ka na. Okay, go. What can you say about this? So, sa mga katuwid, nangyari yung settlement agreement nila habang nangyayari yung kaso o pagkatapos na nangyari yung resolution. Tapos na. Ha? Tapos na nga ma-resolve ng MR eh. Okay. Na-resolve ng MR, tapos bumalik sila sa Court of Appeals showing ay settlement agreement. Judicial settlement agreement. Okay. So, I think that the problem there is that, there is no problem except for one thing, that it's unconscionable. Yes. If the problem is really unconscionable, in my opinion, I am a communicator over their broadcast radio, and I am also a lawyer on the site. And I am saying that it is unconscionable. It is a very unconscionable price to settle up for a very big debt that is ordered by a court of this country to be paid. Yes. And the worst part of this is yung pinakamalaki kasi component niyan, okay? Ang original kasi na kinaso, no, na amount, hindi yung 100, okay? Hindi yung 1.8, okay? Yung base na amount na pinagsimulan nito was about 1.5 billion in base taxes, ha? Wala pang penalties. Around the figure, 1.5 billion. Ang na-approve lang ng CTA was only 218 million or 200 something million. Okay? And then, yung 1.2 billion includes all the penalties. Okay? So, isipin ko, 1.5 billion na base tax kung nagkaroon pa yun ng penalty. Kumbaga, natanggalan na yun ng napakaraming taxes ng iba ay natanggal daw dahil late nang na-assess ng BIR, lagpas dun sa 3 years. Which is fair, okay? Now, dun sa natira na 200 na nga lang, sinettle mo pa below the amount. Hindi lang yung penalty at saka yung interest yung binawas, kundi pati yung principal binawas pa. Ang galing, napakagaling. Pero ang ano siguro dito, ang kailangan siguro nga i-suriin at saka ano ba ang tawag dyan, alamin, ay itong BIR. At ang COA ba umagri yung COA? Okay. Ito yung mahalaga dito ha, because this is very new. The decision of the Court of Tax Appeals to allow that
to recognize that settlement in 2020 came out June 11, 2022, just last month, before mag-transition ng gobyerno. So ang mahalagang malaman, ano ang reaksyon nitong bagong DIR commissioner? Ha? About this agreement that was entered into by Dulay. Kasi hindi pa ito na-implement eh. Hindi pa ito nakukuha. Okay? Masaklap, wala po ito sa ibang media. Wala ito sa newspaper, wala ito sa ano. Nandun lang po ito sa Rappler, sa mga bandang ilalim na bahagi ng Rappler. So, nakapagtataka bakit hindi ito pinipick up ng ibang media at bakit hindi siya pinag-uusapan. Kahapon po ito nilabas ng Rappler pero matagal mo na ito sinusubaybayan dahil nga meron itong kinalaman. Yung mismo mga tax na yan ay may kinalaman sa PDRs ng ABS-CBN. Kaya hello po sa ating mga kaibigan dyan sa Kongreso na nakikinig mula sa ating mga makabayan block. Gusto po namin ipaliwanag niyo talaga kung ano talagang nakikita niyo dyan sa ABS-CBN. Dahil ang pinagmumulan nito, attorney, alam mo kung ano? Ano yan? Merong parte dyan na mga taxes na hindi binayaran ng First Philippine Holdings ukol daw sa pagta-transfer ng mga shares of stocks sa kanilang mga subsidiaries noong 2009. Eh, ano yung nag-transfer ng shares of stocks noong 2009? Hindi ba yung EPN, yung Sky Cable? Rappler. No, Sky Cable at ABS-CBN, ginagawang PDR. Alala mo? Tama. So, yung mga ano, basta may mga movements siya ng mga stocks dyan. So, hindi natin alam yung himay-himay na punto niyan, pero the dates coincide with some movements of shares of stocks in ABS-CBN at that time. So, it's highly possible, again, highly possible dahil hindi malinaw yung breakdown base sa decision dito sa Court of Tax Appeals. Kung makakapagbigay linaw sa nito ay si Dulay, but he has been silent, no? He never said anything about this to the public. Meron ba? Wala akong nabasa. Si Rappler lang yata ang suddenly now it seems to me that si Rappler lang ang makatotohanan. Hindi yan makakatotohanan, attorney. Alam mo kung ano to? Propaganda. This is an excuse that the information went out at the time. But this is supposed to be hidden. And then lalabas na lang to mga years from now. And then when we make kalkal, nga alam naman pala ng publiko yan. Matagal na pala yan. Wala lang tayong ginawa. They tried, but they failed because we exist. Yes, and isipin mo, ang naka-pick up nitong isang news agency na nag-iisa. And when I saw in Rappler, wala pa to doon sa kanya. Ay yung Business Mirror ni samahan natin yung nag-advertise dito sa atin pala yun. Oh. Kaya believe ka, di ba? Walang kinikilingan. Pero iba dyan, bakit hindi nyo to pinipick up? Oh, di ba yung balita ng Rappler ay kapanipaniwala? Oh, di ba? Okay, what is really going on? Hindi siya, wala siya sa headlines. Di ba dapat pang headline tong balita na to? Obviously it's 1.2 not 1.8. Ano bang napakalaki yan? Ano bang nasa balita ni Rappler talaga, ha? Ang sabi ni Rappler, DIR, First Philippine Holdings reached 35 million tax settlement. This was published at 8:20 on a Sunday, July 24. Wow, galing, no? Saan kaya sila kuha ng info? Napaka-awesome. Nilibing na gusto, ha? Oo, nilibing talaga. Sunday night. And then, pagkatapos ng Sunday night, may SONA. Tapos, ang labo-labo ng pagkasulat ng balita. Halos hindi mo maintindihan kung ano itong ibig sabihin ng 281 million na saan siya nang gagaling. Sabi nila dito. Yung unang demand was 1,555,240,000. So that is 1.55 billion noong 2014. In-assess pa lang yan. Ang na-approve lang ng CTA was only 281 million. Doon na nga lang sa 281, lugi na ang taong bayan dito, di ba? Sinettle pa ng 135 yan. Naku po.
Eh, si, so, bukod pa sa Business Mirror, eh, tayo lang ang nakarinig, nakahacking nito, nakadiscovery nito? Dito lang, exclusive yan sa Tambayan, sa DWIZ. Ay, scoop pala, ito scoop. Tungkol dito? Hindi ito scoop dahil ang luma ko. Tagal ko na itong binabantayan eh. Pero hindi news, ha? This is not news na old, na new news. This is an old news but very important information. 1.21 billion yung natitirang total amount dun sa original na 1.55 plus penalty. $1.55 billion plus penalty. Isipin mo na lang ganito. Let's do rough math, ha? Yung natirang base taxes na nakita ng CTA was 281 million. And then, ang nagiging total is 1.2. So isipin mo na lang from the 281 times 3. So i-times 3 mo yan. Times 4 mo na lang. No? Tama. I-times 4 mo siya or times 3.5. Kasama na yung penalties doon. Parang ganun yung math noon. So isipin mo kung yung 1.55 ang buong na kapasok doon sa decision ng CTA, that would have amounted to about what? 1.55 times 3.5. So times 3 na lang, 4.5 billion. Ang ibig sabihin, napaka desperado natin sa pera, ang BIR. Parang bitin na gusto mo ng bayara mo ng kahit piso yan, itatagapin na lang para magkapera lang. Si Dulay ang ano nito, ang head nito. Si Dulay. And this happened right in the middle of the pandemic. And at the time, we were really scrambling for money. The government's looking for whatever means na makapag-generate ng additional income. We were borrowing money. And now pala, Maganda siguro interviewin natin si Duterte, no? Si Duterte ang dapat ma-interview natin dito. Ang usap natin. Siya yung presidente dati. Kaibigan natin yun. Or kahit na yung COA commissioner ngayon. Kasi parang dumaan to sa opisina niya eh. At kung wala siyang ginawang opposition dito, there's something wrong with this whole affair. Kasi kung basahin alam mo, yung binasa ko yung decision ng Court of Tax Appeals, no, na itong ano lang, June, last month. Makikita alam mo yung, sige, bahala kayo. Parang ganun na, no, decision. Yan yung sinabi ng korte? Hindi naman. Samantalang itong korte na to, itong Court of Tax Appeals, ito yung isa sa pinakamalulupit na korte na talagang wala to silang patawad. Correct. Pero it seems na naloko na din sila, parang natiklop din sila pagdating sa pinakamamahal na ABS-CBN. Hindi sila natiklop. Alam mo yung decision nila? They cannot do anything because if the parties are going to agree and come up with a settlement agreement, who are they to stop it? Pero jurisprudence, walang magre-reklamo. Kung walang magre-reklamo. Ayun, kaya habang maga pa, kasi kailan yun, July 11, so kailan kaya nagkaroon ng kopya ang gobyerno niyan? Mga plus 10? Hindi pa ano yan. Hindi pa yan final and executory kasi hindi pa yan na may oras pa para mag-appeal. Ang BIR ngayon, ha? Kakawing to na ano, ha? May kakawing na balita, ha? Nalang pwede noong 2010. Teka lang, magtatanong tayo kay Kuya Winner. Sabihin mo lang dito sa ating private chat, Kuya Winner, ha, kung meron tayong papasok na special news dyan galing sa ating mga kaibigan sa Sona. At mahalaga yan. And ito ay atin lang binabanggit dahil nakakasawa yung usapan ngayon tungkol sa mga barong. Di ba, Ternino? Tapos na tayo dyan. Barong, kaya designers. Gusto kong pag-aralan kasi ang Supreme Court at saka ang Congress under a general political constitutional law ay meron yan silang oversight sa mga ganitong gawain ng sa mga ganitong actions ng both executive and each other. So that's why we have a checks and balances principle, di ba? Na
kung ang executive body ay gumawa ng isang bagay, lalo na when it's there is no law that directly governs it, that action, eh merong oversight ang other bodies of government like the judiciary or the legislative para i-review yung ginawa nila dyan at malaman kung unconscionable yan, and if so ay i-file sa appropriate forum para ma-desisyonan kung i-anal ba yung kontrata na yung settlement na yan at maparusahan naman yung mga involved yan kung hindi ma-anal. Kasi napaka-unconscionable niyan. We are the people. We are the sovereign Filipino people. That debt goes to us. That debt goes to the legislature. Okay? Hindi yan utang sa BIR at lalong-lalo na hindi yan utang kay Dulay. Correct. Ang tanong natin dyan ngayon ay nasa na si Dulay at kamusta naman ang kanyang sal-en ngayong pagkatapos ng settlement? Ay, Kuya Winner, isa namang magandang toing, gano'n naman. Ha, mag-break muna tayo. Yun! So, magbabalik ang tambayan pagkatapos ng ilang sandali. Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Babalik po ang tambayan, itong si JP Barela, kasama natin si Okay, awesome. Pero bago tayo magsalita, attorney, ha, meron tayong situationer galing sa ating masipag na patrol number 5. Aya Yupanko, nandun sa Commonwealth na initan. Hello, Aya. Good afternoon. Attorney, mga kapatid, mabuhay kayo at naninilig na kami sa Binaw. Yes, dahil basang-basa kami ng bumuhos ang napakalakas na ulan dito sa may Commonwealth Avenue, particular dito sa may Tandazora, kung saan nagsasagawa ng programa ang mga militanting grupo para doon sa kanilang mga kahilingan sa bagong Pangulo ng Bansa, si Pangulong BBM. Eh, tamang-tama naman na sana magtatapos na yung kanilang programa dahil ang permit nila hanggang alas 12 lang eh. Para dito sa Commonwealth Avenue. Eh, bago kayo magsimula magprograma, bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaalisabay yung matatalim na kidlat. At nakabibinging kulog ang hinabot namin dito. Kaya yung mga rallies ng nabilad sa Haring Araw kanina, naghanap ng masisilungan, pati yung mga sasakyan ng media rito, nakisilong na rin itong mga ibang mga demonstrador para huwag mababad sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. So sa ngayon, napakadilim ng kalangitan. Dito sa aming kinaroroonan na napapakita lamang na mukhang hindi na yata titigil itong pagbuhos ng malakas na ulan dito sa aming kinaroroonan sa ngayon. Ang daloy ng trapiko, northbound, yung papasok ng Farview, ay napakabigat ng daloy ng trapiko. Pero yung galing ng area ng Batasan o dyan sa may Farview, no, o Fairview, ay okay naman. Smooth naman ang flow ng traffic patungo dyan sa may circle. So sa ngayon, mag-aantabay pa rin tayo rito sapagkat yung iba, nag-aakyata na doon makatawid sa kabila nitong Commonwealth Avenue para tuluyan ang makauwi dahil sa sila ay basang-basa nang bumuhos ang napakalakas na ulan dito sa aming kinaroroonan sa Commonwealth Avenue, Tandazora. Ito si Patrol No. 5, ay upang patupulat sa Pilometo ng Lakas, DWIC. Alright. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Aya. So, sa attorney. Ano sa okay. Pagpasan doon yung ulan, no? Ano kayang hinihiling nila? Magkano kaya? Ang tanong ko muna doon, hanggang ano naman, yung muna doon muna tayo sa report, sa realista. Kaya nga. Magkano nga? Hanggang alas 12 lang kaya yung permit nila? Hanggang alas 12 lang ang kanilang permit? Yun ba yung sabi ni Aya? Hindi, hindi ko alam yung tungkol sa permit, no, pero ang alam ko, pinayagan ni Joy yung magka-parehong panig na mag Elsa, mag-assemble. Mag-assemble. Mag-assemble doon sa area. Pero itong ulan, it's a great equalizer dahil nga, nandun ka sa labas, pag binasakan ng ulan, hindi mo kailangan ng bombero, no? Pass ka muna, Pass ka muna. Kawawa naman yung mga vendor. Actually, mas naawa ako sa mga vendor sa ngayon, no? Dahil marami sa kanila dyan. Kawawa naman yan sila lagi. At mababasa pa yung mga paninda.
Pero si Nato, malamang nandun, ano? At saka kung sino pa man yung mga nandun, sana eh walang masaktan sa kanila, may disgrasya dahil pagbasa. Alam mo yung Commonwealth, ano yan eh? Napakalapad ng lugar na yan, na madulas yung lugar dyan. Anyway, turn eh. Magkano kaya? Yun yung tanong. No. Magkano kaya ang baon ni Dulay pag-alis na ng pwesto? Yun ba yung sinasabi natin? Doon sa rally, magkano? Magkano ang baon para lista? Diba? Oh, eh, teka muna. Sabi sa akin, unstable internet connection. Ewan ko, baka tumaan na dito ngayon yung jammer ng presidente. Oo, kasi nga, meron kasi tayong problema talaga sa internet tuwing mga ganitong panahon, mga kaibigan. Yes, kasi bumibigat talaga yung gamit ng bandwidth dyan. At saka nakafocus dun sa area and dun papatayin nila yung mga paligid. Dahil meron mga iniiwasan na mga maaring dumaan through, anong tawag nito? Through the network. Through cellular technology broadcast. Kasi meron pong mga kaibigan, meron pong kinatawag na cellular, remotely detonated Chorvalu. Wag na, Chorvalu na lang. Remotely detonated rally. Diba? Ayan. Remotely detonated issue. Chorvalu. Chorvalu. Yan. Parang wala nang gulo. So, medyo part of security natin yan, no? Na iwasan yung mangyari yung mga Chorvalu na rin yan. Oh, Chorvalu. Yan. At ang akala ko, yung na-receive ko na public service advisory galing sa NTC ay tungkol dito sa Chorvalu na pinagsasabi mo. Sabi pala dito, ay, yung pera, lukot o nangingitim na, paalala ng business. Pwede, friend. Bangko. Okay, yun pala eh. Yun, sakala ko yung Chorvalu. Yung pera na marami na dapat tayo bayaran, ibayad sa ating purser. Ang purser natin sa Pilipinas ay ang legislatibo. At ang kanyang taga-kolekta ay ang BIR. So ngayon, ang pinagkakautangan pala talaga natin sa ating mga buwis ay ang legislatura, hindi ang BIR. So ganito lang yun. So meron pala tayo dito ng magandang example, lalo na sa mga supporters ng ABS-CBN, no? Kapag may utang sa BIR, maari pala itong isettle ang 12%, no? Pero maganda yun, no? Maganda. President din eh. Pagka ako, siningil ako ng ano? Ng BIR? Oo. Magkano 12% ng babayaran ko? Yun na. Tapos, yung usapan. Magre-reklamo kayo. Di pa usapin nyo yung ABS-CBN. Usapin nyo. Paliwanag nyo muna. Bakit ganun yung compromise nyo doon? Otherwise, kung bakit ganun. At alam mo yung ano mga components ito? I know. Pag nabasa mo kung ano yung sinisingil ng BIR noong 2014, magkita doon yung mga expenses na hindi sinama, income na hindi sinama sa income tax, tapos mga... Ay, napakagaling talaga. Sweldo ng mga tao na we need hold yung income tax, pero yung sinabi na total income na babayaran ng income tax, ganito lang. O yun. Yun yung mga issue dyan. Dun sa detalye, base dito sa desisyon. Kaya lang... Kapag na mukha, no? Marami kasing components yan. Ano ba yung mga letra-letra na yun, attorney? Magaling ka ba sa tax? Kasi, di ba? Si Attorney Nick Nangit. Ayun! Attorney Nick Nangit ang tanongin natin sa Wednesday. Ayun yan, pang tax Wednesday ito. Ayun, wala nang tax Wednesday. Ano yan? Bakit wala na? Hindi ba, sabi mo hindi na siya tax Wednesday? Iba na yung tax, Hindi. Depende sa kanya yun. Kung meron siyang tax na i-discuss, gagawin niyang tax Wednesday yan. Dapat lang itag na si Attorney Nick dito, no? Or, pwede ba natin siya isama sa live natin mamayang gabi? Kasi maganda. Pwede siguro. No? Pwede. This is a real deal tax issue na kinakaharap natin right now, and mamaya our president will be asking about legislation for, alam mo yun, magtipid. Tapos ito pala, and then nagsisettle tayo ng mga ganyang kalalaking utang sa napakaliit na kabayaran. Ay, napakaganda naman yan.
Galing, 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 galing. Pero hindi na, hindi na nakaupo itong taong pinag-uusapan natin dito, ha? Ang nakapirma na. Asa na kaya yan ngayon? Oh, balay. Tawagan kaya natin si ano, yung si Angry Bird, Andre Bautista. Baka magkakasama na sila o baka nagtatawagan sila, nag-detect sila, ganyan. Tawagan natin. Ako naman, may, di ba si Andy Boy ay nasa ano na? Nasa ibang bansa? Tama ba? Ngayon, nagtatago, sigurado ako doon. Pero baka si Dulay ay hindi pa naman na ganoon. Nandiyan lang sa tabi-tabi. Sana makausap natin siya. Oo, oh, sana, sana. And sana makausap din natin itong Makabayan Black. Kasi si First Philippine Holdings, hindi na natin kailangan kausapin dahil kitang-kita naman natin. Dahil walang iya siya. Benefit dito sila eh. Diba? Hindi na natin siya. Hindi na natin kailangan kausapin dahil napaka walang iya siya. Oh, sige, syempre naman. Tanungin pa natin. So, anong ginawa mo ngayon sa na-save mo na 890 million sa hindi mo kailangan bayaran ngayon? Happy ka ba? Paano mo ngayon gagamitin yan sa pangaharas ng gobyerno at presidente? Oh, 890 million. Saan kaya yung ginamit nung eleksyon? Kasi kaparte, no, 2020 yun eh. Saan ngayon na po yun? Ano? Kung gusto nyo sumagot sa amin, sumagot kayo sa amin dito sa Tambayan. Kung gusto nyong pumalag sa amin, pumunta kayo dito at pag-usap tayo dito. Pwede para po. Walang sakitan. Open po. At saka, di ba yung ABS-CBN, tingnan na lang nga lang natin kung nireport man lang nila ito sa kanilang mga napaka masigasig na mga newsroom. Reporter. Kanilang news. Hanap kanila yung mga... Nireport kaya nila yung... Awan ko, hindi ko tinignan. Kasi pag sinerge mo yung topic, ang lumalabas yan talaga sa ngayon, ha, ay si Business Mirror at saka si Raptor. Wala na iba. Ay, di po salamatan natin yung ano, Business Mirror. Dahil yan ang walang kinikilingan, walang pinaprotektahan at may utak, nag-iisip. Eh, yun lang ang problema ko lang ng konti. Baka ma-fake news pa nga to si Business Mirror dito eh. Ayusin nila yung, ano, yung detalye eh, na? Si Business Mirror. Kasi parang merong konting discrepancy lang about the facts that are... Baka tinago naman sa kanya. Kasi talaga hanapin, if you are not familiar with the case, Attorney, kasi ako, I have prior knowledge about this particular issue. Kaya ko siya, bayan kung saan siya lalabas. Kasi nga sabi ko, lumabas na noong June 11, hanapin nga natin ano, kasi walang nagbabalita eh, no one. And suddenly, last night, meron! So, dalawang problema nakikita ko, Sir Uncle JP. Ang unang problema ay itong walang kahiyahiyang unconscionable na settlement between our BIR at ABS-CBN, yung First Holdings, pati na rin ang COA na nakita naman pala na nahimik lamang. Ang pangalawang problema ay, anyari, bakit ang media natin na mismo nga sakay ng ABS-CBN, parang wala naman yatang nasabi ito dito. At ang Rappler ay nagkumahog na, ay tayo ba, hapon natin ito, nayahabol din yan. Hindi. Pero ang Business Mirror. Hindi ganyan yung habol-habol, attorney. Para to. Ay, wala ganun? Nakatago yan eh, hindi naman siya lalabas eh. Doon sa harapan, wala siya sa headline, sir. Tinago lang. Sa website, pero wala sa headline. Nag-report, pero nilibing. Ganun ang ibig sabihin. Nakalibing, pero nandun naman mga ano, pag mumabot ka na sa mga load more, nandun naman, lalabas naman. Ay, ganun din naman ang ginagawa sa atin ng Facebook. Pag load more ka, makikita mo na yung luminous, ito sa isang dangkal, saka mo na makikita pang 20 mo ng load more dyan. At saka, dito ka magkataka, mga ganito ka juicy na balita noon, ha? Mga juicing balitang ganyan. Ay, nako, wala pang isang oras ang reach ko na yan sa mga ganyang klaseng balita. Sa mga ano na yan, 40,000, 50,000. Kasi nakikita ko kaya, mga 1,000 per minute yan eh. Oo nga. 1,000 per minute. Ang nangyari ngayon sa post mo? Anong nangyari sa post mo? 10,000 sa loob ng 3 oras. Oo. 10,000. Nakita ka na. So, nasilayang ka na, sir. Ha? Nasilayang ka na naman ulit sa Facebook. Sir, ha? Sir, dati, pag nag-post ka ng ganitong, hindi nga yung ganito eh. Yung ano lang eh, medyo, alam mo yun, bago lang yung topic mo, yung hindi pa nakikita sa ibang lugar or sa ibang mga site. Opo. Per minute, 1,000 yung dagdag nun.
Ngayon? Eh, 10,000 pa lang ako sa loob ng 3 oras. Oh, ay, ganun pa rin ang ginawa sa'yo. Siguro pang 5 load more ka sa ka nakita sa Facebook. Correct. Correct. Kaya nga, so, hindi na ako nagtatanggap. Kasi nga, di ba matagal na natin itong pinag-uusapan sa ating live. Ito si Kuya Winner, maganda nga invite natin. Oh. Kuya Winner, samaan mo nga kami ng live. Baka nga lang hindi ka makapasok kinabukas kasi makapupuyat ka. Oh, yeah! Sa AGP and JP Live. Magsama kami ng attorney. Oh, naiiyak na nga kami dahil itong mga pinag-uusapan namin eh. Napakahalaga. Pagkaman eh, mahalaga oh, at saka magika. Hindi ito marites. Mayroon mga punto ito. Mayroong punto sa batas, sa istorya, sa ating kasaysayan. Pero ayun nga, ang pinapayagan lang tayo ng mga iba dyan, kagaya ng Facebook, na makita lamang katapos nang tanggalin mo, hukayin mo ang kalupaan ng mga siguro 6 feet. 6 feet. Ayun, kaya marapuyan. Hindi na nakikita mula sa amin ni Attorney Ahmed ng mga post, mga ngayon may mga video kami na no, live at saka no. Hindi niyo siya nakikita talaga dahil ang ating media sa ngayon, social media sa ngayon ay kontrolado po. Hindi ng gobyerno, hindi ng isang pribadong sektor. At yun ay matutunan nyo at malalaman nyo kapag pumunta kayo sa aming site. At yun ay may silbi. Hanapin nyo ng gusto. Hanapin nyo lang muna, ha? Yung isang dangkal, at saka yung isang dangkal. Luminous. Number one, at saka yung luminous. Pero, ito yung kahalagahan nito. Bakit natin sinasabi ito? Sana man lang dito sa zona ng presidente, no? Mabigyan niya ng konting direksyon o kaliwanagan yung usapin sa bakit ba papayagan or bakit wala ba talagang solusyon o regulasyon na maaaring gawin? Kasi ang question dito, kung hindi pwedeng gawin ng gobyernong i-regulate yung social media, dapat hindi rin siya pwedeng gawin ng privado na entities. Oo, natural. Natural. Diba? Yan yung argumento ko na if you cannot regulate media, and press, no one should. Nobody can. Nobody can. Or maybe you will change Congress now to come up with the legislation. Tama? Now you will be regulating freedom of speech and press and expression. But anyway, that is a very technical argument that I will always win. Diba? We have a lot of discussions on this and it is very, very good place to start. If you go to Luminous, to Wandangkal, if you are before, i-unlike nyo muna. Isipin nyo nga, Kuya Winner, pati ako na... Okay, unfollow, tapos i-like uli, saka unlike, follow uli. I unfollow pala, and then you follow again. Isipin mo, Kuya Winner, mag-share ako ng mga video natin ng tambayan, eh nagkaroon ako ng violation? Isipin mo yan? O nakakapag-share ng tambayan sa aking page, kasi... Tension daw. Nanakaw daw ako ng ano. Eh, kami naman yung nandiyan eh. Kami nga yung nandiyan. Itong Facebook minsan, medyo ignorante eh, no? Hindi alam. Mabasan siya na po. Hindi talaga. Hindi natin ano. So, sana itong regulation ng social media or deregulation magkaroon ng policy na maganda. Di ba? Yun lang yun. Yung hindi, kahit hindi maganda, sir. Kahit naubod ng pangit yan, basta patas lang. Actually, meron tayo talagang policy. Diba? Ang policy ay sinulat na ng Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, we have a cyber libel law. Other than that, we do not regulate any speech. So unless you are committing the crime of cyber libel, then you are free to speak and free to use social media. Exactly. To use the new technologies, iba lang sinabi ang Supreme Court about social media. The new technologies, basahin niyo po yan sa kaso ni Chavez versus Justice Secretary Gonzales, no? Tama ba? Ito yung tungkol sa kasi basahin niyo din yung guidance ng Supreme Court. Sinasabi ng Supreme Court ay meron tayong batas on libel. Kung malibel kayo, edi look out. Diba? Panindigan mo. Hindi ka pupunta sa international community at sasabihin nga, pinipersecute kami sa Pilipinas.
And we want to protect freedom of speech by killing the speech of social media personalities. Kami lang ordinary people. Kami lang pwedeng magsalita. Pero kami lang ang pwedeng mang-libel. Pag nilibel nyo kami, hindi pwede. Bawal. Hindi pwede. Oo. Sisigaw kami na kami ay binipersecute dito sa Pilipinas. Yan ang gusto kong pag-usapan ng presidente. Kahit katiting sa Sona. Ayan, lumakas ng aking internet. Oh, ayan na po. Hindi malapit na tayo magpapaalam dahil mapaliw na naman yung akong connection nito. Pero yun nga, baka kasubaybayan po natin to dahil maring gusto nating makausap si Attorney Nick. Baka pagbitan tayo, makausap natin siya bukas dahil Tuesday, bukas tayo rin ang katoka dito. Dito, ha? At saka sa live natin, no? Kasi luminous sa at saka Wantangkal. Kung hindi tayo maliping na gusto sa Facebook, gawin natin yan doon. But dito talaga yung panama natin. Ito yung panapla natin sa Facebook. Itong tambayan talaga natin. WIC 882. At yung isipin mo, business mirror. Kung wala man lang ibang pumikap dito, matatakot pa akong ilabas eh. Kasi ang kinatakutan ko noon, alam mo kagabi nung nakita ko to, kung magsulat ako about it, and then walang iba, pag pinul out ng Rappler yun, di ako lang mag-isa. Ay, hindi, samahan kita, sir. Hindi, ibig ko sabihin, ako lang mag-isa yung nagbibitang ng issue. Sa buong ano, di, makasuhan ako ng kung ano-ano, di ba? Ma-fake news. Hindi, sasamahan kita. Kung hindi bilang ka-partner mo dito sa program, ay bilang abogado mo, bring it on. Buti na lang may business error. At si Javier ay 15 na. Sino bang susunod? Anong oras ba ang Sona? Pilipinas ngayon, si Yusek Robert Rivera and Lady Eliza. Nanigas na yung pahalalamunan ko. Salamat sa pagtambay sa amin ngayong araw na to sa tambayan. Ito ko si JP Varela at kasama natin si... Oo, ako yun. Maraming salamat po. Kita-kita bukas. Bye! Tambayan sa DWIZ.